Hello guys, good morning po. Ayan, good morning. At napakalakas po ng ating ulan, umagang umaga. Ayan, kagabi pa yan guys ang ulan. So, ang ating mga plants guys ay hindi naman po sila dito sa baba, hindi po sila babad na babad. Ang babad po ng mga plants natin, yung mga nandun, yung mga walang bubong. Ayan yung mga landscape natin. Ayan po yan, babad na babad ang mga yan. At saka po yung tower natin nandyan. Babad po yung mga yan kasi wala po mga bubong. Ayan po yung ating mga onion naman dito guys. Dahil nga po, ano sila, season po nila, yung tulog season sila. Nakadormant season po sila guys. Ayan, mga sleeping beauty ang mga yan. So, hindi po sila babad sa tubig. O ayan, may bubong po yan. Yung bubong po ng ating veranda yan guys. Ayan. At natatalskan lang sila ng tubig guys, pero hindi po sila talaga yung natutubigan ng direkta. So ayan guys, nababasa lang siguro yung mga ulan nila, pero ay yung mga dahon nila guys, pero yung kanilang mga ano, roots nila or stem nila hindi po nababasa. At ayan guys, isa po yan lesson na rin natin, dahil nung mga kaya pala namamatay ang aking mga onion, dahil nga po ay nasa open area sila dati guys, nababasa po sila ng ulan. And then kaya pala sila natutunaw at namamatay yung kanilang mga stem. Yun nga po, tulog sila, and then nabababad po sila sa tubig. And then biglang iinit po ng mainit kasi magkadikit guys ang summer at tag-ulan namin. So kaya po yun ang naging cause po ng pagkakamatay nila. Ilan na lang ang mga natira sa akin. So dahil ngayon guys, nagbalik ulit tayo sa sa pag-aalaga ng mga onion, ayan. So hindi pa yan sila nakakaranas ng winter, yung mga bago nating mga yan, winter ng summer. Ito first time nila itong summer at tag-ulan natin guys. So makikita nyo, nakasupport po sila lahat, wala sila sa open area. So, titignan natin yan guys. So, kung ano yan, ayan na po yung naging problema ko lang. Yung problema ko nung yung mga nauna kung bakit sila namatay. Pag sila ay nakasurvive po itong buong summer at tag-ulan. So, okay po. Yun po talaga yung ano. Pero siguro yun nga po. Marami na akong napanood na ano. Na yun nga po. Pag dormant season, dapat hindi sila nababasa or nabababad sa tubig. Mga ganon. So yan po, itatry natin yan. So yung mga marami tayong mga plants. Sa mga echeverias ko guys, hindi ko yan din ibinababad. Ayan. Ayan. Yung mga iba natin mga plants nandun, may bubong din po yan guys. May bubong. Ayan, makikita nyo po yung ating mga pink witch nandun. Ayan. Hindi po yan sila nababasa sa tubig. Ayan. Yung ating purple delight na nandun, may bubong yan guys. Pero dahil hindi naman po malakas ang ating ulan, hindi po malakas ang ating hangin, siguro natatalsikan lang siya ngayon kasi may bubong yan sa taas guys. Ayan. So, paminsan-minsan dinidiligan ko lang yan guys. Ayan po. Matibay naman po kasi ang purple delight. Yung mga itong part natin dito, itong isang tower natin ito guys, lahat po ito guys ay nakakain. Ayan yung ating peppermint, ang ating sili, mga basil. Ayan guys, ang dami ko nang nakuhang basil dyan, mapalapit ka lang dyan guys, ay napakabango. Amoy spaghetti, amoy mint, ito amoy mint, ito ang sarap nito guys. Ang dami ko nang nakuha dyan, nakagawa na akong hamburger dyan, pang pizza, pang salad guys. Ito naman ay nakakain po yan, yung flower niya, pag salad guys, pampakulay guys, pero nakakain po. Ayan, mga sili natin. Itong ating oregano guys, ayan, marami akong pinitas yan nung nakaraan, marami akong pinutol, ayan, makikita nyo guys. Gumawa ko ng pizza, ayan, yan ang mga inaano natin. So, ayan po yung part din natin dyan, hindi yan nauulanan, makikita nyo guys, marami po tayong babies. Ayan, yung mga onion babies natin na cuttings, ayan, nandiyan. At yung mga repropagation natin na nandiyan. Natatalskan lang yung ano dyan guys, ayan, makikita nyo. Pero hindi po sila nadedirectan. Siguro yung mga bandan dito yan guys, yung mga tema, yung mga banda rito, unahan na mga succulents natin, echeverias natin, ay nababasa po sila. Pero okay na po yung mga yan kasi po nasubukan na natin yan last year at tuwing umuulan. Kasi nakahang sila guys eh.
ang ano kasi dyan sila, nakahang. Once na nakahang ang plants, guys, madali siyang, ano, kaya makita nyo, guys, ayan, naglalagay ako po ng mga ganyan. Kasi, para yung circulation ng ano, mas maggumanda, ang circulation po ng hangin, madali silang mapatuyo, ayan. Kasi importante talaga, guys, sa succulents, ang circulation ng hangin. Maganda yung circulation ng hangin, lalo na pag ganitong malakas po yung ulan, mataas ang moisture, so mas maganda po. So ayan, kung makikita nyo, guys, umuulan, malamig po tayo ngayon, pero meron po tayong electric pan umiikot para yung moist mag-dry din. So ayan, guys, ayan po yung ano natin. Yung ibang ano natin, guys, ayan, tumutubo na. Ayan, ayan na lang po yung natira ko, mga dahon, pero marami dyan ay mga lovely rose. Ayan, guys, mga lovely rose. So, ayan po. Napakaganda ng ating imbricata. Ang ating imbricata, guys, ay 10 yan, guys. Ayan, ang variegated imbricata. Di ko lang din alam, guys, sana makarecover ito sa summer. Kasi nga, guys, ang imbricata sa akin, bihira ako makapagpatubo. Hindi ako nakakapagpalaki, namamatay, guys. Ngayon, nag-try na naman ako sa imbricata na normal. May namatay na ako. Ibang ko, 3 na yata yung namatay. At sila na lang ang natitira ko, guys. Ayan. Dati rin kasi ang imbricata ko, guys, pinapaulan ko. So, kaya tingnan niyo po, hindi wala siya. Nandyan siya, nakasilong siya. Hindi natin siya pinapaulanan. So, minsan naglalagas na lang siya nung hindi ko alam. Hindi ko alam. Kung kailan ko siya diniligan minsan, dry na dry, then diniligan ko. Minsan namamatay, makikita mo ilang days lang patay na. So, ayan, kahit po yung isa dyan, kita nyo yung isa maliit dyan. Pinutol ko po, kinat ko, kasi nga, ano na, durog na yung main roots niya, guys. So, ayan po, yung ating mga ano dyan. At yung mga nandito rin natin, ayan, guys, ayan. May alulog tayo, ayan, hindi nabababad yung mga plants natin ngayon dyan. Mga banda roon, mga purple delight, mga yan, mga graptoberia, guys, ay nabababad po sila. Pero, mukhang okay naman sila. So, ayan po. Malapit na niyang mapuno, oh. Ayan, guys. So, yung mga hanging din natin, ayan, nabababad. Nakahang naman po sila. So, okay naman po. Basta't nakahang sila. So, ayan po yung mga plants natin dito. Tignan nyo, guys. Ayan. Linalagyan ko talaga sila ng patungan. Ayan. Para yung mag-circulate po yung hangin sa mga roots nila. Dahil nga po, mataas ang moisture natin pag ganito. So, dahil nga, alam nyo ba, guys, minsan, halimbawa, umuulan po ngayon, malakas ang ulan. Tapos bukas, minsan, merong time na ang sunod na araw ay napakatindi ng init, guys. Pumapatak na kagad sa 30-35 degrees, mga ganon. So, ang mga plants natin, din na po nila nakakayanan. Minsan, pag ganyan yung mga open na natin, mga plants ng ganyan, or yung mga nabasa natin, mga plants, minsan po nakukuwang namamatay, nadudurog. So, yan po yung matindi sa tag-ulan, magkadikit ang summer at tag-ulan namin, guys. So, ayan po. Yung mga yan, mga echeverias, medyo nakakatakot din yan, guys. So, kaya ang ginawa ko, inopen na natin yan. So, hindi ko rin maintindihan dahil tag-ulan pa kami, guys. So, ang ginawa ko, yan, plastic muna, alulod, ang inano natin. Hindi muna yung UV. Sa susunod, UV na ang ilalagay natin dyan. Pag medyo nag-ano na yung summer, guys. Nagbukas na yung summer. So, ayan po. Ganda talaga ni imbricata, guys. Napakaganda po niya. Ayan. So, ayan po yung mga ano natin. Hello sa'yo! Hello sa... May pusa tayong nandiyan. Ayun! Hello sa'yo! Pusa ng kapitbahay, guys. Ayan, si Inday Bariday! Ginupitan ko siya, guys, at linagyan ko siya ng ano, para makita ko kung may hangin. Tingnan nyo, guys, wala po tayong masyado hangin. Ulan, malakas ang ulan. Pero yung hangin, wala. So,
Ito guys, bago kong arrangement. Ayan, bago kong arrangement. At kung makikita nyo, may mga toothpick pa yan. Kasi ang paglagay ko sa kanila palabas eh. Ang ano. So, ayan guys. In time yan guys, maano na po yan. Pag dumikit na yung lupa, pwede na natin tanggalin yung mga toothpick na yan. Parang ito guys, ito ginawa ko yan ng April. Pinaglalagyan ko ng toothpick ito. Alos, hindi mo mahawakan to, nalalagdag. Tignan nyo guys, ngayon okay na. Ayan. Pwede nang tanggalin yung toothpick. Ayan. Nakadikit na sila sa lupa. Kasi April, ano bang date na ngayon? May get 2 months na sila guys. Ayan. April, May, June. Ayan. 2 months lang after sila. So, siguro ito in 2 months, okay na rin sila. May mga ugat na yung mga yan guys eh. Diniligan ko lang ito once. Ayan. Makikita nyo guys. So, ayan po guys. In-update ko lang po kayo sa ating area, sa ating ano dito, mga plants natin na nandito sa baba. So, para makita nyo yung condition nila kapag po sila ay, kapag po umuulan, ayan po, may mga marami na tayong ano na, binububungan na natin sila. Dati kasi open talaga, as in open guys, ang mga succulents ko, pinapaulanan ko. So, ngayon dito, tignan nyo po yan, naglagay na rin tayo ng bubong dyan. Dati, natutupi ito yung ginawa ko. Ngayon, hindi na, guys. Diretso na talaga siya. Diretso na talagang hindi na natutupi. Ganyan na lang po ang ano natin. So, ayan, guys. Ayan lang po muna ang update ko. Thank you so much for watching. Sa mga bago po natin subscribers, hello po sa inyo. At sana po antabayanan ninyo lagi yung ating mga bagong mga videos. At para makita nyo po yung ginagawa nating pag-care sa ating mga plants. So, ayan lang po guys. Thank you so much for watching and have a good day po sa inyong lahat. Bye guys!